Aabot sa halos kalahating milyong individual ang napag-alamang doble ang voters registration sa halalan. Ang ilan sa kanila nakatakdang sampahan ng kaso ng COMELEC kung mapapatunayan na sinadya ang pandaraya sa pagrehistro. Si Naomi Tiburcio sa detalye. Rise and shine, Naomi. Aabot sa halos kalahating milyon ang natuklasang double voter registration ng COMELEC. Karamihan sa kanila ay mga lumipat ng tirahan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, kasama rin sa lilinisin sa 69 million registered voters sa mga botanteng na mayapa na. Nationwide po ay tatanggalin namin yung mga doble-dobleng registration at sa July po, pagkatapos nitong malinis na ng June, bibigyan namin ng kopya ang PPCRB at ang NAFREL. Kasama namin sila, checkin po uli namin lahat ba ng nasa listahan ay talagang registradong botante. Aabot naman sa 7,000 botanteng may multiple registration ang kakasuhan na ng COMELEC bilang paglabag sa Voter Registration Act of 1996. Bahagi sila ng halos 120,000 Pilipino na maaaring sinadya ang doble-dobling voter registration. Sasalang ang mga botanteng ito sa preliminary investigation. Mayroon po dyan almost 120,000 na tinitignan po namin at sinisiyasat namin dahil mukhang sinadya po talaga nila na magrehistro muli. Meron po kaming mga nakita na gumamit ng ibang pangalan. Iniba ang itsura, pero dahil pareho ang kanilang fingerprint, natuklasan at nakita po namin sa kanila. In fact po, 7,000 complaints na po ang nakaready kami na i-file form noong last week pa. Ang mapatutunayang may sala sa sambahan ng election offense na may 6 na taong pagkakakulong, hindi makaboboto at hindi papayagang magkaposisyon sa gobyerno. Umaasa naman ang COMELEC na magkaroon ng expanded automated biometric system na bukod sa litrato at 4 na daliri, magkakaroon din ng eye scanning para sa dagdag seguridad sa mga boboto. Samantala, patuloy ang paghahanda ng COMELEC sa barangay at SK elections sa October 30. Katunayan, 78 milyong balota na ang nakahandang ipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan naman ang pagsasanay sa mga election officers isang buwan bago ang eleksyon. Sa June 26, pupunta sa Negros Oriental ang COMELEC para malaman ang pulso ng publiko kung dapat bang ituloy o ipagpalipan muna sa kanilang lugar ang eleksyon sa Oktubre. Naomi Tiburcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.